Hello guys, so kumusta kayo? So malapit na ang barangay election. May naisip na ba kayo guys na may offer natin sa mga kandidato sa darating na election? Kasi guys, sa printing business, ito yung tinatawag na seasonal. So seasonal guys, no, meron yung Pasko, merong New Year, merong reunion, merong kasal, merong binyag. At syempre guys, yung election. At alam nyo ba guys, no, kapag ka-election, maraming yumayaman na merong mga printing business. Kasi guys, sa mga kandidato, marami silang klase na imprenta na kailangan. So guys, kung wala ka pa naisip, eto guys, hindi mo kailangan guys na malaking machine. Ang kailangan mo lang dito guys na yung in-offer namin na ref magnet na business package. So sa ref magnet business package yan guys, no, pwede ka na mag-offer nang i-discuss ngayon natin dito sa may vlog na to. So para hindi na nga humaba tong vlog na to, no, simulan na natin ang video after ng intro ko na to. So intro, pasok! Guys, syempre ngayon tuturuan ko muna kayo kung paano ba mag-layout sa pamamagitan guys ng MS Word, no? Bakit MS Word ang ginagamit natin ulit? Kasi guys, ito ang mas accessible sa lahat ng mga computer kaysa Photoshop guys, na yung iba kasi guys wala talagang Photoshop. Pero sigurado ko na yung laptop o yung PC mo yun is mayroong MS Word. So ang gagawin natin guys, na syempre mag-open tayo ng new document. Tapos click lang natin guys yung layout, tapos yung size gagawin natin siyang A4. Ang gawin natin guys, yung orientation natin gagawin natin siyang landscape. So kapag nagawa na natin yan guys, no, susubukan na natin ngayon guys mag-layout. So ang gagawin ko guys ay gagawa ako ng isang election campaign material. Okay? So ito ay idea ko lang, no. So kung meron kayong idea diyan na mas maganda i-comment down below nyo. So gagawin ko guys, no, insert then shapes, tapos itong rectangular tool, tapos gagawa ko ng rectangle dito guys, yan. Tapos gawin ko ay medyo iganyan ko siya. Yan. Tapos gawa ulit tayo ng rectangle, insert natin, shapes ulit natin. Tapos rectangle na naman natin, ganun ulit guys, no. I-rotate natin siyang ganyan. Tapos yan ganyan. Ito medyo iurong ko ng konti. Yan. So meron na tayong nagawang ganyan. Ang gagawin ko ngayon guys ay right click ko to, then format shape, tapos fill. Ang gagawin ko guys na fill dito is gradient. Yan. So i-click ko muna to sa gradient fill. So ang color nito ay gagawin ko siya blue. Yan. Tapos yung bandang tuktok, yung dito banda, yan, papalitan natin siya ng color, eto, light blue. Yan, so ganyan yung magiging itsura niya. Tapos right click ulit natin, format auto shape. Ang gagawin natin dito guys, yung line, gagawin nating no line. Yan, dito rin guys sa may baba, gano'n rin gagawin natin. No? Right click natin, format shape, tapos gagawin natin to is no line, tapos dito gradient fill. Tapos eto guys, itong nasa taas na to, so dito siya banda, gagawin natin siyang color red. Tapos yung dito banda, gagawin natin siyang more colors, tapos yung medyo light red lang. Yan, ganyan, light red. Yan. So, ganito yung itsura natin. Tapos, ang next natin na gagawin ngayon ay mag-insert tayo. Insert ko, guys, is yung shape. Dito, lalagyan ko dito nung araw ng Philippine flag. So, ito, guys, mag-download na kayo sa may Google. Philippine Sun Flag, PNG, download nyo. So, kapag na-download natin, guys, no, insert pictures, disk drive. Tapos, hanapin ko lang yung dinownload ko na Philippine flag. So, ito siya. So, ang gagawin natin dito, hindi natin siya magagalaw. Gagawin natin, right-click natin, wrap text. Gawin natin behind text. Yan. So, para pwede na natin siyang igalaw kahit sa nating direction. Yan, so lalagay lang natin ng konting ganyan. So nakikita nyo, nagkakamero na siya ng forma. Tapos gawin ko ulit guys, insert, then pictures, then this device. Tapos itong picture ng sarili ko. Yan, so ako yung kakandidato na lang, no. So right click natin ulit, wrap text, behind text ulit. Yan, so kung paano ko guys ginawa itong PNG file, no. So pwede kayong gumamit ng Photoshop. Ano kaya, pwede nyo siyang dito guys, sa may remove.bg. So ang gagawin nyo, idadrag nyo lang siya dito. Tapos after ilang second, magiging ganyan na siya, transparent na yung background niya. Tapos pwede nyo siyang i-download. Kaso nga lang guys, kapag ka nagda-download kayo dito ng first time, yung image na madadownload nyo is medyo low quality. Ito, 438x569. Pero pwede kayo guys mag-download ng HD sa kanila kapag ka nag-register kayo, for free lang naman. So ito na guys yung na-download ko nga. Yan, so ang gagawin natin ngayon guys, no, right-click ko lang to, format shape. Tapos lagyan ko siya ng shadow effect. So ano kaya magandang shadow? Ganito. Tapos ang kulay ng shadow, siguro white. Size. Yan, lagyan natin ng size. Distance. Yan guys, medyo timpla-timplahin nyo na lang kung saan siya gustong ilagay. Transparency. Yan, tanggalin natin yung pagka-transparent niya. Yan, so nilagyan ko rin siya ng blur. Tapos yung size niya, medyo liitan ko. So try kong ang gawing color red. Yan, mas maganda ba guys pag color red yung shadow ko. Tapos alisin natin yung blur. Hindi maganda. So lagyan natin ng konting blur. Tapos distance natin. Yan, tapos size natin, medyo liitan natin. Pero mas maganda yung white kanina. Yan, so ito guys, kayo bahala kung ano gusto nyo. Wala naman tama, walang mali dyan. Kung ano maganda sa paningin nyo, yun lang guys yung gawin nyo. So next natin na gagawin guys, no, click natin insert, then word art.
Tapos ito, pipiliin ko to. Yan, nagagalaw yan. So itatype ko dito guys yung Ubaldo. Yan, yung apelido ko. Tapos highlight lang natin siya lahat. Ayusin ulit natin. So lakihan natin siya. Yan, maliit pa rin. So gawin natin mga 150. Tapos itong letter U, lakihan natin. Gawin natin siyang 200. Yan. So kapag ganyan na siya, pwede natin siyang i-rotate ng ganyan. Yan. Tapos napalitan natin to ng kulay. Gawin natin siyang color red. Tapos guys, right click natin, format shape rin natin ulit. Click natin siya, tapos click natin dito, yan, para magkameron tayo ng maraming effect kung ano yung magustuhan natin. Yan, so lagyan natin ng outline. Yung outline natin, gawin natin siyang puti, taka lakihan natin yung outline. Yan, siguro ganyan. Tapos gawin natin dito guys, control C, control V natin. Tapos ilagay naman natin dito sa may ilalim, yung pangalan ko naman, Marlon. Yan, ito, liitan natin to, mga 150 lang. Tapos baba natin siya dito. Yan, so masyado pa rin siya malaki, gawin natin mga 120. So timpla-timplahin nyo lang guys, no, kung ano yung maganda sa mata nyo. Wala namang tama, walang mali dito, no? Kung anong tingin nyo maganda, go nyo lang ng i-go. Tapos ito, ibababa ko yan. Itong Marlon, papalitan natin to ng kulay, gagawin natin siyang color blue. Kasi mas maganda talaga guys, pag nagli-layout ka, konti lang talaga yung kulay na gagamitin mo. Okay, so ang ginamit natin na kulay is red, blue, syempre yung yellow, which is yung Philippine flag. Ito, pwede natin tong i-copy, control C, control V. Tapos ilagay natin ay iboto. Yan, tapos gawin natin guys ay gawin natin siyang color red ulit. Yan, tapos liitan lang natin iboto, mga 72. Tapos i-rotate natin siya para iba naman yung itsura niya. Yan, ganyan. Tapos ito, control C, control V natin ulit. Ito naman natin siya ilalagay para barangay captain. Yan. So ulitan natin siya, gawin natin siyang 100 or mas maliit pa. So ito, pwede nyo itong pindutin. Yan, para kasha lang siya. So medyo malaki yung kanyang white, yung outline niya guys, no? Ulitan natin, Iboto Ubaldo Marlon. Tapos lagyan pa natin ng isa pa, control C, control V ulit. So lagyan natin dito guys, no, sa pag-asenso ng bayan, the printing shock ang kailangan. Yan, di ba? Ang kulit ng tagline ko. Ganda. Yan, so medyo ito, ikuti natin to. Tapos gawin natin siya guys ay color white. Tapos alam ko meron pang mga number dito yan. No? So bahala na lang kayo maglagay ng mga ibang details na gusto nyong ilagay dito. Yan, siguro okay na yung nagawa ko na yan. Maganda naman yung pagkakagawa natin. Kung meron pa kayo mga gustong idagdag, no, pwede nyo siyang idagdag. Pero ako, okay na sa akin to. So ang gagawin natin ngayon guys, no, ipiprint na natin siya. So click lang natin guys yung file, then click natin tong print. Siya nga pala guys, no, kapag nagpiprint kayo, ay meron pang mga manual settings siya. So paano yung manual settings guys, no? Kapag kinlik nyo tong printer properties, di ba, dito tayo sa may main, kiklik mo lang tong more option. Tapos meron dito guys nakalagay, ano, color correction. So pwedeng automatic, pwede rin custom. Pag kinustomize nyo yan guys, ito may mga options dito. So click mo lang tong advice, yan, meron mga nakalagay, color controls, yan, pwede mo siyang kontrolin, pwede mo lakasan yung brightness, yung contrast, yung saturation, yung density, no? Kasi marami nagtatanong sa akin, medyo maputlaro yung print nila. So ito yun guys, dito pwede nyo siyang baguhin. Tapos meron tayo dito guys color mode. So ito Epson Vivid. Tapos meron rin guys Adobe RGB. Tapos ito guys meron rin siyang photo enhance. Ito yung usually nang ginagamit ko. Yan, so pwede nyo guys autocorrect, people, landscape, night scene, sepia, and syempre gray, ICM, no, or no color adjustment. So para mas maintindihan nyo guys yung mga settings na to, no, pwede nyo siyang i-right click. Tapos click nyo lang guys yung help. Yan, may makikita nyo na meron nakalagay kung para saan ba yung mga yon. Okay, yan, so nakikita nyo dito pag automatic, produces sharper images and more vivid colors by automatically adjusting the color, contrast, saturation, and brightness of the original image date. Yan. So lahat yan guys, pwede nyo siyang i-right click. So tingnan nyo dito, pag kinustom ko siya, advanced. Tapos ito, kinlik ko yung help. Yan. So makikita nyo dito yung mga description niya. Ayan, autocorrect, automatic setting to produce the photo, people, enhance the skin tone in photos of people, landscape, enhance the color of the sky and greenery in landscape photos. Kailan lang guys magbasa niya, no? Kasi masyadong mahaba yan. Nahaba masyado yung vlog natin kapag binasa ko lahat yan. So mamaya guys, no, nagprint ako ng marami nito para makita nyo guys yung mga ilan sa mga option na ginawa natin, no, at makikita nyo guys na magkakaiba yung magiging printout nila. So dito guys, ginagamit to, no, kapag gusto mong timplahin yung iyong print. Tapos mag-test print ka ngayon kung nakontento ko sa may print mo, no, so okay na yon. So ako guys, kasi ang like ko talagang ginagamit is automatic. So guys, ang pag-print ko dito, no, ang gagawin ko sa kanya is para siyang tar papel. Okay? Hindi siya yung A4 size lang, no. Ang gagawin natin, apat na A4 size guys ang gagawin natin para ma-print natin to. Okay, para malaki guys yung magagawa natin. So paano natin ginagawa yon? So dito guys, sa may settings natin dito, may nakalagay dito multi-page. So naka-off siya, so gagawin natin ito, 2x2. So makikita nyo dito guys, ganyan yung magiging itsura niya. So ito, mahahati ito. Ang ipiprint niya, ito, tapos ito, tapos ito, tapos ito. So ganito yung magiging itsura niya. Yan, so ang gagawin natin ngayon guys ay
Paper type, syempre, Epson Premium Glossy. Tapos quality natin, isiyahay natin. Tapos gagawin natin guys, okay. Tapos ipiprint na natin siya. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pagpiprint ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer. Tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigmenting ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, eh kumukupas yon. So nakakaya naman guys sa mga customer no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang ilumipas, eh kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with... na print natin, no? Syempre ang susunod na gagawin natin dito is ilalaminate natin siya ng phototop para guys mas tumibay siya. So syempre kailangan natin ng laminator at kailangan natin ng phototop. Itong phototop na to guys, ang gagamitin natin dito is ito na lang, itong mga glossy na lang. So bakit natin guys ulit nilalagay ng phototop? Para maging scratch proof siya. Kasi ito guys, pag pinprint natin sa may iTech na vinyl, ang nangyari dito guys ay waterproof naman to, no? Kaso hindi siya scratch proof. So para maging scratch proof siya guys, gagawin natin ito, gagamit tayo ng phototop. So sa mga hindi ulit nakakalam paano ba mag-laminate ng phototop, ang gagawin natin, susuksok lang natin ng konti to. Tapos dito guys, iraran natin siya para maipit lang siya ng konti. Yan, tapos patayin kaagad natin. Balatan lang natin to guys. Yan, hanggang sa may likod. Tapos saka natin to guys ilaminate. Yan, so guys, na-laminate na natin yung isang, susunod natin na gagawin na ilalaminate pa natin yung tatlo pa. So guys, ito na-laminate na natin silang lahat. Yan, so 1, 2, 3, 4. So ang next natin na gagawin, syempre gugupitin natin yung mga sobra niya. So gagamit tayo guys ng sliding cutter. So guys, ito yung mga test print natin. O, diba sabi ko sa inyo kanina, pag nagtitimpla tayo ng color, so ito yung nangyari. So ito guys yung lagi kong ginagamit na settings. Yan, so automatic premium glossy tapos high. Yan, so ganito itsura niya. Tapos ito naman ay settings, more option, custom, advanced color. Correction, 25 yung brightness. Tapos saturation at contrast. Yan, so tinaasan natin lahat. Pati yung magenta, cyan, yellow, yan tinaasan natin. So ganito naman guys yung naging itsura niya. So sana nakikita nyo sa may video. So i-compare muna natin tong dalawa. Ang nangyari dito guys, no, dito wash out yung itsura niya, yung tinaasan natin lahat. Pero dito sa may automatic, ito mas maayos yung itsura nito. Okay. Tapos ito naman guys, is more option, custom, advanced, color. Color correction natin, plus 20 yung brightness, saka plus 20 yung magenta. So ganito naman yung nangyari sa kanya. So i-compare natin dito, yung mga flowers niya dito is medyo wash out rin siya, lalong-lalo na dito sa may bandang dulo. Then ito naman, settings, more options, custom, advanced, photo enhance, landscape. Ito guys yung landscape, digital camera correction. Yan, so i-compare natin siya dito sa automatic premium. Dito guys, mas vivid yung color nito, itong mga flowers nito, itong mga pink na flowers. So ito usually ang nagiging pagkakaiba nila. Tapos pati yung guys yung mga landscape sa may likod, no, mas maganda yung kulay niya. Okay, so kapag mga ganitong landscape ang ipiprint nyo, no, mas maganda nga guys na select nyo guys yung landscape. Nag-print pa ako ng isa pa, ito settings. Ito yung automatic na ginagawa ko, so CMYK. Yan, so ito yung pinaka-color niya. Ito naman is more option, custom, advanced, color correction. Dinagdagan ko ng plus 25 lahat. So ang nangyari dyan ay ganito. Yan, so mapapansin nyo dito sa automatic, yung magenta niya mas dark. Lahat mas dark. Dito ay ito mas light tong dalawa, pero yung yellow niya is mas dark siya kaysa dito. At ito naman guys, option, custom, advanced, photo enhance, landscape ulit. So kung i-compare natin siya dun sa may automatic, halos wala naman siyang pinagkaiba. Tulad nga nung sinabi ko kanina, kasi may mga nagre-reklamo na yung print raw nila is medyo maputla, yung iba naman nag-print raw nila is medyo dark raw, yung iba naman mag-green raw yung print nila, yung iba naman masyado raw ma-red yung mga print nila, no? So guys, dito lang yon, tinitimpla lang yun doon yung sinabi ko sa inyo kanina kung paano ba ginagawa yung manual na setting sa pagpiprint. So guys, syempre ang next na kailangan natin ay itong magnetic sheet. Yan, so sa isang pack nito ay 10 piraso. Okay, no, kung magkano to guys, no, mag-PM na lang guys sa may page namin, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys, nabibili ka na itong magnetic sheet. Actually guys, no, meron kami binibenta talaga nito na magnetic business package. Kaso nga lang, ang kasama doon is yung photo sticker lang. No. Yung photo sticker na yun guys, di siya pwede sa outdoor kasi papel lang yon. So kung gusto nyo ng pang-outdoor talaga guys, na ganito nga, gagawin natin siya is for car magnet.
pwede kayo guys mag-request na lang o bumili na lang kayo ng mga vinyl. Kunin lang natin yung kailangan natin dito. So kailangan natin guys ng 4 na piraso. So ito guys, makikita nyo dito na yung isa niya ay makintab, tapos yung kabila niya naman ay hindi masyado makintab. So ito guys yung makintab, ito yung dinidikit natin. Ito naman guys, dito tayo magdidikit ng mga vinyl natin. Ito guys, wala tong adhesive kasi hindi ko gumagamit guys sa may adhesive kasi mas gusto ko na yung pinaka-adhesive is nando doon sa may vinyl. Gawin natin guys, no? Ikakabit ko lang to dito. Yan, so very basic. So dito guys, no, mas maganda gumamit tayo ng squeegee. So ito guys, mayroon tayong kumpletong set nito. Ito yung tinatawag na weeding tool. So marami na tong kasama sa loob. Yan, so kapag in-open natin, so meron siyang gunting, meron siyang pantusok, meron siyang chani, meron siyang spatula. Ito guys, importante itong spatula na to, no? Kasi kapag yung sticker, kinukot-kot lang natin, nagkakamero ng bend dun sa may kanto. So mas maganda guys, ginagamitan nyo siya ng spatula para hindi siya nagbe-bend. Ito yung pinaka-pangsungkit niya. Yan. So ang kailangan lang natin dito guys ay ito lang. Itong panghagod o squeegee. So guys, sa mga gusto mag-avail nito, no, again, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop. Sabihin mo lang guys na mag-avail ka nito. Itong weeding tools. So paano siya guys kinakabit, no? So para lang rin siyang nagkakabit kayo ng screen protector, no? So konting-konti lang muna. Yan, tapos guys, pwede na natin siyang hagurin itong squeegee natin. Yan, di ba? Very simple lang natin siya kinabit. At maganda niyan guys, no? Wala siyang bubbles. Tapos ikabit rin natin guys yung iba. So ito na guys yung apat natin na nagawa, no? Next natin na gagawin, syempre aalisin natin yung sobra sa pamamagitan ng ating sliding cutter. Medyo mahirap lang guys gawitin yung sliding cutter dito, no? Kasi dumidikit to dito eh. Yan, no? So medyo tsaga-tsagain nyo lang siya. Okay, yan. Yan, so guys, may nagawa na tayo na isa. Ito naman guys yung pangalawa. Ito guys yung pangatlo. At ito naman guys yung pang-apat. Yan, so ito guys yung nagawa natin, no? So ang next natin na gagawin guys ay ilalagay ko na to doon sa may kotse ko para matesting natin guys, no, kung talaga bang hindi to matatanggal kapag kabinyahin natin. So babiyahin muna tayo guys, no, papunta ng Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan, which is 67 kilometers, no? So ganun siya kalayo nang nakadikit to. So titingnan natin guys, no, kung matatanggal ba siya kapag bumiyahe tayo guys nang ganun kalayo. At take note guys, no, dadaan tayo sa NLEX. Yung NLEX na yun guys, no, ang bibilis na mga sakyan doon kaya ang lakas ng hangin doon. And hopefully, umulan. Okay, no, para matesting natin guys, no, kung effective ba guys yung pagiging waterproof niya guys kapag ka umuulan. Hello guys, so today ay pupunta tayo sa may probinsya ko, no, sa may Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. So from Batasan hanggang doon is 67 kilometers. No, pasensya na kayo, medyo maingay dito sa labas kasi nasa labas tayo. So gagawin natin guys, testing natin itong mga election car magnet natin. No? So ididikit ko siya dito sa may kotse ko. Tapos tingnan natin guys, no, kung makakaabot ba siya ng San Ildefonso, Bulacan. Actually guys, so dadaan tayo sa may NLEX kaya nakita nyo naman yung mga bilis na mga sakyan doon. No? Sana hindi siya mahulog kasi baka mahuli ako pag nahulog to. So try natin siya i-dikit. Yan, so pinag-iwalay-hiwalay ko siya guys, no, para mukha siyang photo tiles. Grabe to, nakakahiya to yung mukha ko, ibabalandra ko sa NLEX, no. Pero para sa inyo guys, gagawin ko to. Let's go, biyahin na tayo. So guys, ito na, papasok na tayo ng NLEX. Tayo sa may Mindanao exit RFID. So tingnan natin guys, no, testingin natin kung mahuhulog. Sana hindi siya mahuhulog kasi pag nahuhulog to, huli ako for sure. Init is hang-hang ulam. Yan, so guys, nasa gitna na tayo ng NLEX. So silipin ko muna yung ref magnet natin o yung car magnet natin, no, baka nabaklas na eh. Okay, oh, bakit nahulog? Ibit lang ha, mamaya mabangga tayo eh. Mamaya tabag sa kanya. Okay. Yeah. Oh. Yeah, so guys, nandito pa rin naman. So bibilisan ko lang to, no, kasi kailangan ko bumalik sa loob ng kotse. Ayos. Palikod na kami dito sa pinaka-probinsya ko, Kalawitan, San Ildefonso, Bulacan. No? So dumaan tayo sa may bypass. Hindi ko alam bakit traffic dito. So dito buti na lang dito na kami, malapit lang kami. Yan, oh, yan diyan nakalagay. Yan, so kung gusto niyo kaming bisitahin, gagayahin yun. Yan, so dito tayo liligo at ito diretso na ito papunta doon sa may probinsya namin. So traffic ulit. Yan. So mamaya
mamaya guys, testingin natin, no, pag nandun na tayo sa may destination natin, kung ano naging itsura ng ating car election magnet, no? So yun na lang yung tawag natin. So let's go. Yeah, so nandito na tayo guys sa Arco ng Caliwitan. So ito guys yung probinsya ko. Yan, nung bata ako dito ko lumaki. So malapit na tayo dun sa ating final destination. And so guys, nandito na tayo sa may destination natin, no? Kasi pamilyag nung pinsan ko, kaya tayo na pauwi ng probinsya. So ngayon guys, no, titingnan natin kung effective ba yung ginawa natin. Wait, tingnan natin itong makina. Okay. Yan, so ngayon guys, nakita nyo naman, yan, may binyag sa labas. Handa, grabe. So ngayon guys, nandiyan pa rin yung ating magnet, di man lang siya gumalaw. Diba? So sobrang effective guys yung ginawa natin na campaign na car magnet. Yan o, kaysa nga naman na sticker ang ilalagay nyo dito na mahirap palisin at nakakasira ng pintura. No? Mas maganda itong magnet lang to. Kasi ito guys, pag ano na, tapos na election, pwede nyo na siyang alisin. Diba? Ang dali nyo lang alisin kapag babakbakin nyo, pero kapag binabiyahin nyo siya guys, so hindi siya naaalis. So balik natin to. Ah, diba? So effective guys yung ginawa natin. Very nice. Hello guys, so nakauwi na kami, no? Kaso nagkameron tayo ng problema, hindi umulan. So hindi natin guys na testing kung waterproof ba to, no? So gagawin natin guys, no, testingin ko na lang dito sa may banyo namin. So ito siya. Yan pa rin guys yung magnet na dinikit natin sa may kotse. Yan, so gagawin natin guys is ilulubulob natin siya dito. Ng tubig. Ay, sorry, nahulog pa iba. Ayan. Ayan. So, makikita nyo guys na ganun pa rin siya. So, hindi siya natuklap man lang. So, isa pang testing, sabunin natin siya. Ayan. Okay, brushin natin. Natin kung mabubura yung mukha ko. Ayan! So, buhusan natin ng tubig. So guys, nakita nyo na walang nangyari. Yan, wala man lang kagas-gas-gas-gas to. So, effective guys yung ginawa natin na election na car magnet. So, kahit na mabasa, maulanan, mahamugan, walang nangyari sa kanya. Ayos. So guys, ito, napatuyo ko na siya niyan. Makikita nyo na ganyan pa rin siya. Wala pa rin siyang kahit konting scratch. So ang itatawag na lang siguro natin dito guys is campaign na car magnet. So ang ginagandaan kasi guys kapag ganito yung ginawa natin. Halimbawa guys, meron tayong kotse tapos may sinusuportahan tayong kandidato, no? So hindi natin kailangan guys dungisan yung ating kotse. Diba kasi guys, kapag guys sticker yung nilagay natin, ang usualing nangyayari dyan ay pag tinanggal na yung sticker, nagkakamero ng residue dun sa may sasakyan natin, no? So nasisira yung pintura. Hindi ka maaan ito guys, no? Kapag tapos na yung election o gusto mo siyang alisin sa gabi, kasi nga baka nakawin to, so pwede mo guys alisin to sa gabi. Nakita nyo naman na heavy duty naman siya, sinabunan natin, binasaan na natin, binrush na natin, hindi pa rin siya nasira. Binyahin natin siya, dinaan natin siya sa NLEX. Grabe yung takbo ko doon, 100 kilometers per hour, pero hindi pa rin siya natanggal. So ganun guys, katiba yung ginawa natin na campaign na car magnet. About naman guys sa puhunan nito, no, ang isang piraso nito, ang puhunan nito guys, ang pinaka-magnet is 30 pesos. Tapos sabihin na natin guys yung pinaka-vinyl at syempre yung phototop natin, no, mga 20 pesos. So papatak to guys ng isang ganito kalaki, 50 pesos. Tapos yung apat na ganito, so 200 pesos. Tapos pwede mo siya guys ibenta ng up to 500 pesos. So yung 500 pesos na yun guys, no, kumita ka na guys ng 300 pesos dyan. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB The Printing Shack at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kung kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section.
So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, mag-buy ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock, July Love, Iceless, Sulit Pa, July Love.